pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadaligisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan.
Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang araw, ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kaniya gaya ng kaniyang ama. Ngunit sinabi ng kaniyang ina, hindi Juan ang ipangangalan sa kaniya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kaniyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga bago pa lamang nagsisimba at sa mga dumadalo ng simbang gabi, marahil ay nabubuo na sa inyong isipan ang iba't ibang karakter para sa mga susunod na araw, mauunawaan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sa araw na ito, isinilang si Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, kung saan ang kaniyang mga kapitbahayan at kamag-anak ay nakigalak sa kanila.
Maganda, no? Mga kapitbahayan at kamag-anak ay nakigalak. Maganda yung pagkakasabi sa Ebanghelyo. Nakigalak dahil sa pagpapala ng Diyos na nakita nila sa mag-asawa. Nakikigalak dahil sa panahon nila noon, sa kultura nila noon, ang pagiging walang anak ay katulad ng isang sumpa. Kaya gayon na lamang ang kagalakan ng mga kamag-anak ng si Juan Bautista ay kanilang ipinanganak. Ganun din sa Ebanghelyo makikita kung papaanong ang pananahimik ni Zacarias ng 9 na buwan na pagiging pipi at bingi ay nagkaroon na ng kasagutan. Nung araw ding iyon, siya ay nakapagsalita at magpupuri sa Diyos. Sa gitna ng misteryong hindi natin maunawaan, sa gitna ng pangyayari sa ating buhay na hindi halos matalos ng ating kaisipan, magandang regalo ng Diyos ang katahimikan. Sa panahong si Zacarias ay hindi nakaririnig at nakapagsasalita, kaniya sigurong pinagtatahi-tahi, pinagtatagni-tagni ang misteryong nangyari sa kanila simula nang siya'y nag-alay ng kamaniang, nagpakita ang anghel, ibinalita sa kaniya hanggang siya'y makabalik sa Judea para si Elizabeth ay alagaan. 9 na buwan na walang naririnig, 9 na buwan na walang sinasabi. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo rin ay inaasahang makinig sa Diyos. Tayo rin ay inaasahang balikan ang ating buhay upang makita natin kung ang akin bang ngayon o ang aking present time ay tumutugma sa regalo ng Diyos sa darating na Kapaskuhan. Katahimikan, pakikinig. Sa panahon ngayon, kulang na ito. Sa panahon ngayon, siguro lahat ng tao aligaga. Ano pong ibig sabihin ng aligaga? So much, too much being busy. Yun bang busy sa wala namang katuturan? Gustong-gustong makisiksikan sa divisorya. Talagang makikisabay sa agos ng tao. Makikikalkal sa lahat ng mga sale. Nag-iisip kung ano yung lulutuin bukas ng gabi. Maganda yung kapitbahayan nila. Nakikigalak sa kanila. Kaya kung maghahanda kayo bukas at sa Pasko, iimbitahan nyo lang yung taong makikigalak, hindi yung taong mang-aalipusta, lalo na kung maghahanda kayo ng salad. Dahil nakikain na yan, sasabihin pa sa iba, ang tabang, no? Kulang sa gatas. Ang inyong iimbitahan ay ang kamag-anak na makikigalak sa inyo at hindi yung mga taong hindi makikiisa sa inyong kasiyahan.
Ngayon, sa pagdating ng Pasko, tingnan natin kung tayo'y nakapakinig na. Tingnan natin kung tayo ay pumasok na sa tema ng kasiyahan ng pagdating ng Diyos. Sapagkat ang unang Pasko ay napakasimple at napakapayak. Hayaan natin na ang Ebanghelyo ang magdala sa atin sa sitwasyon na ang pagbibiyaya ng Diyos ay dumarating at nararanasan ng mga taong nakikinig at sumusunod sa kaniyang mga salita. Kung papaanong sumunod si Zacarias sa salita ng anghel, kung papaanong siya ay nagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos, katulad ni Elizabeth, ang batang Juan ay isinilang upang maghanda sa daraanan ng Panginoon. Kaya ang tanong, what's in a name? Ano ang nasa pangalan? Bakit special na Juan ang ipapangalang gayong hindi ito nakasunod sa Ama? Sapagkat ang lahat ng pangalan, ang lahat ng pangalang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat ay kaakibat ng misyon natin sa buhay. Kaya gayon na lamang ang pangangalaga natin sa ating pangalan upang ito ay maging malinis sa mata ng Diyos at makatupad tayo sa misyong ibinigay niya sa atin. Kaya po pangalagaan natin, hayaan natin ang pangalang ibinigay ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng karakter na magbigay sa atin ng pagkakakilanlan sapagkat simula pa lang tayo ay itinatalaga ng Diyos sa iisang misyon ng kaniyang pagliligtas. Kung papaanong ang pangalang Juan ay iniukit sa kalangitan, sana ang atin din pangalan ay makasama sa gayong katuturan. Huwag nating laruin ang pangalang ibinibigay natin sa ating mga anak. Bagkus pangalang nakaugnay sa Diyos, nakaugnay sa misyon ng bawat isa. Kung papaanong isinabuhay ni Zacarias at Elizabeth, ang misyon nilang ihanda ang batang ito, ganun din ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig sa mensahe ng Diyos, ang mensahe ng kaniyang pag-ibig at mensahe ng kaniyang awa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kaniyang anak na ibig sabihin ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway papagdibaguhin ang kanilang pagmamahalan
pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tlahanan ng ating Ama sa Langit, manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahanda sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos na wang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaramal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaramal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inunwalhati kanang